Hello mahal kong mga kaibigan, welcome kayong muli sa channel natin. Isang napakagandang araw sa inyo. Ako ang inyong lingkod, Teacher Fred, na maghahatid sa inyo ng mga aral patungkol sa edukasyong pantahanan. Ngayon ay alamin natin ang mga wastong pangangalaga ng sariling kasuotan. Ating aalamin ang mga kakailanganin natin upang maingatan natin ng maayos ang ating kasuotan. Pero bago ang lahat, kung kayo ay bago pa lamang sa channel natin, maaari po bang pakipindot ng subscribe button at ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod pa nating mga videos. At pakilike na rin po at ishare sa iba. Nang sa ganoon ay meron din silang matutunan. Handa na ba kayo mga kaibigan? Tayo ay magsisimula na. Ang pangangalaga ng kasuotan ay hindi na mahirap na gawain. Ang kailangan lamang ay pagsasanay at pagsisikap sa mga gawaing dapat gampanan. Narito ang ilang paraan upang mapangalagaan ang mga kasuotan. Una, pahanginan ang damit na basa ng pawis upang ito ay matuyo kaagad at nang hindi na mamaho. Pangalawa, ihangir ang mga malinis na damit panlakad. Huwag itipon sa mga pangbahay at sa mga maruruming damit upang hindi ito mahawaan ng amoy nito at dumi. Pangatlo, tiklupin ng maayos ang mga damit pambahay at isalansan sa kabinet ayon sa kulay at gamit. Dapat isaayos ang mga damit na nasa kabinet at tiklupin ng mabuti upang maiwasan ang pagkakulubot ng damit at ito ay mas tumagal pa. Pang-apat, tiklupin ng pabaliktad ang mga damit na hindi na gaano ginagamit at ilagay sa plastic bag. Itago muna ng maayos ang mga damit na ito upang magamit pa sa takdang panahon o kaya naman ay pwede itong ipamigay upang makatulong sa kapwa. Panglima, tanggalin kaagad ang mansya ng damit habang sariwa pa. Maanong basain kaagad ang parte ng damit na namansyahan at saka ito labhan. Huwag paabutin ng matagal na oras ang mansya, baka hindi na ito makuha pa. Pang-anim, kumpunihin ang sira ng damit tulad ng butas, punit, at tastas bago ito labhan. Ayusin mo na ang mga sira kasi kapag ito ay nilabhan mo na may sira, maaari itong lumaki o kumalat na hindi na ito masusuot pa. Pang-pito, punasan muna ang uupo ang lugar bago umupo. Maaaring lagyan muna ng sapin ito. Ito ay upang makaiwas sa mantsa o sa mga dumi na maaaring dumikit sa iyong damit. Dapat maging mapagmatsyag. At iyon ang ilan sa mga wastong pangangalaga at pag-iingat ng kasuotan. Mahalagang pangalagaan at isaayos ang kasuotan. Tanda ito ng pagkakaroon ng disiplina at pagiging masinop sa pangangatawan. Mahalagang pangalagaan mo ang iyong mga kasuotan. Dapat na manatiling maayos at malinis ang mga ito tuwing kailangan mong gamitin. Bakit nga ba mahalaga na malinis ang ating kasuotan? Una, ang malinis na kasuotan ay nagsisimbolo ng kalinisan at ng iyong personalidad. Pangalawa, magsuot ka ng malinis na mga kasuotan para maging kaaya-ayang tingnan. Pangatlo, ang batang malinis ay kinagigiliwan ng lahat. Pangapat, matikas ang tindigan. Panglima, nagkakaroon ng maraming kaibigan. Panganim, isa itong paraan upang makaiwas sa mga mikrobyo. At iyon ang mga kahalagahan ng pagkakaroon ng malinis na kasuotan. Ako ay lubos na nagagalak at naibahagi ko na naman sa inyo ang aking mga natutunan.
Laging pakatatandaan na ang wastong paglalaba ay nagbibigay ng bagong anyo ng kasuotan at nagpapahaba ng pakinabang sa mga ito. Ang kasuotan ay magtatagal kung ito'y pinangangalagaan. Gusto ko pong ipaabot sa inyo ang taus-puso naming pasasalamat sa patuloy ninyo pong suporta sa ating channel, mga kaibigan. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa nakapag-subscribe na, malaking tulong po ito. Ingat po kayo palagi, mga kaibigan. Sana ay manatili tayong ligtas. Salamat po. Paalam!